Okay, magandang araw po. Andito tayo sa Surigao, no? Agusan del Norte, City of Kabadbaran. Okay, meron lang akong mga important vlog para maintindihan nyo kung ano nangyayari. Ang request ko lang po, ako sasabihin ko lagi totoo. Ako, hindi ako politiko. 100% honest ako sa together kung ano pa ang ibang alam ninyo. Pero ako kasi, gusto ko lang honest para makita natin mas gumanda ang usapan. Tungkol po to dun sa nangyari na mga issues, especially yung kahapon lang, yung press con, marami nagtatanong, ano ba nangyari? May alam ka ba? May plano ba? O kukwento ko sa inyo, alam ko. Kasi insider ako eh. Una-una dun sa press con po, hindi po ako kasama doon. Okay? Hindi po ako kasama. Pero, mag-attend lang ako. O, gusto ko lang makinood. Pero, hindi po ako kasama. Tapos, siguro mga day before, sinabi sa akin ni Letlet, yung special assistant ni Mayor Isko. Sabi niya, Doc, sasama ni Senator Lacson si Tito Sen sa press con. Kaya, siguro, mas maganda, sama ka na rin kasi mamaya isipin eh, 'di ba? Siyempre presidential balls, nandun lang mag-isa si Tito Sen. Baka isipin na siya yung ine-endorse, 'di ba? Para baka malugi kay para doon ka na rin, 'di ba? So, ang pagkakaalam po lang, ang sabi nila, unity, ibig sabihin lahat tuloy-tuloy kasi meron nga sila naririnig na babasa na withdraw si Isko, withdraw si Senting, withdraw si Manny. Meron din sa aming mga ganong issue. Yun lang sasabihin. Kaya sabi ko, okay lang. So, pumunta ako doon. Namating kami ng mga 10:45. Nandun kami. May table eh. Nandun si Senator Lacson, Tito Sen, Secretary Norberto Gonzalez, si Mayor Isko. Tapos ako yung last namating. Tapos kumakain sila. Actually, ang pinag-usapan nila, ito, sasabihin ko lang yung tunay, ha? Oo. Mukhang close yung tatlong presidential candidates. Close sila, nag-uusap sila, sabi nila na gusto nila manalo, tapos meron nga sila konting issue or complaints, di ba? Sa isang candidate, meron din silang question sa mga survey na lumalabas. I think may ibang kung masyado sure, AD or AE na hindi na nasasali. Ako naman, nakikinig lang ako. Alam mo naman trabaho ko, mag-check up. So, chineck up ko si Tito Sen, medyo may konting problem. Chineck up ko si Tito Sen, in-adjust ko yung gamot at anong gagawin. Si Senator Lacson, tinanong ko rin. Ano lang, tulong lang, wala naman kaso. So, ganun lang. Tapos after some time, si Senator Manny hahabol ata na sa airplane eh. Oo, hahabol daw siya. So, yun lang ang alam kong usapan. At lumabas na ako. Nilagay ko yung notes ko. May notes ako. 1, 2, 3, 4. Ginawa ko to mga kagabi. Kaya wala pa ako binabasang comment. Alam ko lang yung gusto ko, yung tama. Hindi ako nagagalaw na ibang comment. So, parang ang point nila, ayan. Tapos nag-press con na, so, yun ang tanong. Ang tanong sa akin, ganun na naman, may balita daw si Doc Willie mag-withdraw. Ayun, nakakapagod na yun. Diba? O, alam mo kasi ako, matiisin ako. Pag sinasabi ng isang kampo, Doc Willie withdraw ka, ano magagawa ko? Di isip ng followers ko, baka mag-withdraw. Kaya gusto ko lang sabihin, hindi ako mag-withdraw. Tsaka kami ni Tito Sen, Senator Tito Soto, wala kaming usapan na aatras, kakampi, gano'n, wala. Todo straight ako, todo straight siya. Ano lang, check up lang. Oh. Sabi ko lang eh, mamamanas yung paa mo kasi malayo talaga eh. Tinuruan ko siya ng technique para mabawasan yung manas, pati adjust yung naman. So gano'n lang ako. So wala kaming usapan ni Tito Sen anything. At least from my end, di ba? Yung sa mga presidential polls, kung meron silang experience with VP Lenny, hindi ko po alam. Wala ko alam doon. So, yun lang ang sinabi ko. Isang beses lang mga nagsalita. Initially, nasa baba kami nakaupo. Si Tito Sen nakaupo sa baba eh. Pero, pinaakyat na rin kami doon sa taas.
Yung sinay namin papel, nakasulat lang, parang unity na tuloy-tuloy lang yung laban namin. Kasi parang, pag may nagpo-post kasi na iba na withdraw, syempre medyo na ma-mind condition yung iba. Tapos sabi din nila, kung merong possible dayaan sa Comelec, at least united yung tatlo. Yun na. Okay? Mali. Huwag mo na magagalit ha, hindi ko alam kung anong side. Hindi alam ni Mayor Isko. No. Ang sabi ko kay Mayor Isko, pagpasok ko nung September, I will be myself. Okay? Hindi ako maninira sa iba. I will be myself, di ba? Oh, bagus. Wala akong ini-spin dito. Pero alam nyo naman po talaga, may mga echo chamber. Ibig sabihin na echo chamber, pag nandito ka lang sa grupo ng isang kandidato, mas maririnig mo yung pabor sa isa. Kaya naintindihan ko yan. Kung naririnig mo naman sa ibang kandidato, yun lang ang naririnig mo. Kaya ako, okay sa akin kung mausap ng supporter ng iba. Supporter ni BBM, supporter ni VP Lenny, kinakausap ko. Oo, okay na sa akin. Gusto ko kasi marinig lahat eh. Diba? Pero loyalty ko kay Mayor Isko hanggang May 9. Walang chismis, lilipat-lipat. Walang, impossible ako lumipat. Siyempre, pag inumpisahan mo dito, meron kang isang salita, tatapusin mo dito. Pero yung opinion niya, siyempre hindi ko naman opinion. Yun ang experience niya eh, diba? Hindi mo ako sali sa usapan. Alam niyo naman ako, hindi ako naninira. At kahit meron ako naririnig, let's say, minsan marami na ako nababasa. Doc, ganyan na lang, hindi ka mananalo, mag-withdraw ka, dito na itong kandidato. Ang unang reaction ko, ba't ako mag-withdraw dapat siya? Hindi, ito, sa VP race to. Pero isip ko lang yun. Hindi ko naman sinasabi, o alam mo naman ang principle ko, tiis. Okay. Pagdating naman kay VP Lenny, tinatanong ako ng media, ano ba opinion mo, Doc? Dapat ba siya mag-withdraw kay VP Lenny? Kung ako, siyempre hindi. Go siya. Sa akin, go kayo lahat. Go kayo lahat. Go. Walang magpipigil. I think lang, kung alam ko lang yung reasoning ni Mayor Isko is, madalas na siya nasasabihan na pa-trending siya. Dati na withdraw Isko, alam ko nag Twitter trending din ako na withdraw Doc Willie. Pero ako tahimik lang. Siya siguro dinitiis lang niya. Eh ngayon, parang sinabi niya dati pinapa-withdraw mo ako, ngayon ikaw naman withdraw. Parang ganun lang. Parang I'm not sure how to say it, parang gantihan ba 'to, bawian lang. Dati sinabi mo ako, ngayon ikaw naman. Bigyan ko lang konting reasoning na nakuha ko lang dito sa echo chamber namin. Ha? Echo chamber namin. Meaning ko. So, ang pagkaintindi ko kasi, yung approval rating kasi ni Mayor Isko, I think it's SWS. Kayo na lang mag-check. I think 40s eh. President VP. Tapos, yun, for President. Kay VP Lenny, parang plus 1%. I'm not sure. Ha? I-check nyo nila. Tapos kay Senator BBM, parang plus 40s din. So, ibig sabihin yung plus and minus. So, ang iniisip nila, baka mas malaki pa yung chance tumaas based on the approval rating. Yun ang sinasabi nilang baka may cap, baka lang ha, may cap yung votes ni VP. Yun lang. Pero ako, naniniwala ba akong may cap o hindi, hindi ko alam. Pag na-snowball mo, wala namang cap, eh, di ba? So, yun lang ang thinking na naririnig ko, di ba? Tapos, lalima natin. Let's say, kunwari lang, umatras si Mayor Isko, saan mapupunta yung votes? Di ba? Kung umatras, kunwari lang, si VP Lenny, saan pupunta yung votes? I-compute nyo. Kung gusto nyo, talunin yung number one. Pero ako naman, to be honest, wala akong problema with all of them. Wala akong problema rin kay Senator BBM. Sinasabi ko lang yung alam ko para lang luminaw. Kasi ang daming haka-haka eh. Kung gusto nyo muna, ito muna ang akin umpisahan nyo, tapos mag-add na lang kayo. Diba? Siyempre may alam kayo dyan sa camp ni VP Lenny, kay BBM, kay Manny Pacquiao, kay Senator Lacson. Mag-add na lang kayo. Basta yung akin, ito yung 100% katotohanan kasi hindi ako trapo. Ayoko lang nag-aaway-aaway. To be honest,
siyempre, sad ako sa nangyayari. Nakita nyo naman, before the press con, naggawa na ako ng countdown vlog. Diba sinabi ko na may game fixing eh. Diba sinabi ko na may horse trading eh. Hindi ko pa alam yung press con noon. Diba? O sabi ko, nasa sad lang ako sa ganitong pangyayari. Malungkot sa ganitong pangyayari sa politika na away-away, man. Gagaling nyo namang lima. Pag sino manalo, di tumulong nila apat. Pero kung ganyan nangyayari, siyempre, malulungkot. Ito, meron akong suggestion. Oo, magugustuhan ninyo. Akin lang naman to. Vlog ko naman to. Diba? So, para sa akin yung withdraw, kung ako ah, kung siyempre hindi. Pero siyempre, iba naman yung opinion ni Mayor Isko. Tanungin nyo nila iba. Kahit tinetrend ako dati withdraw, tinitiis ko lang. Okay? Ano ba't honest tingin ko kay VP Lenny? Sa akin, lawyer siya. Magaling siya. Magaling sumagot. Matalino. Ito, honest pa, ha? Yung Jessica Soho stand. Alam mo yung Jessica Soho interview, may parang 25 issues yun eh. Divorce, ganyan, lahat. West Philippine Sea. Yung 25 issues na doon, sinagot ko mag-isa. 100% pareho sagot ko doon kay VP Lenny. Tapos kay Mayor Isko, meron kaming apat konti na hindi pareho. Tapos iba may dalawa. Kay Senator BBM, wala. Hindi siya nakasagot doon. Ano sinasabi ko? Wala ako kinakampihan kahit sino. Nakikita ko rin yung bashing kay VP Lenny. Hindi rin ako masaya doon. Diba? Parang below the belt din eh. Nakikita ko rin yung bashing kay Mayor Isko. Eh, below the belt din. Diba? Oo. Baka tingin niyo masama yung tao sa akin. Magaling naman yung tao. So yun lang, echo chambers, yung sulat ko ha. Oh, next. So for me, isa lang ang solusyon eh. Diba? And kaysa mag-away-away sila sa isang solusyon, dapat mag-usap sila. Diba? Usap kayo, huwag nyo na kami sali. Usap kayo sa isang lamesa, diba? Yung sila, kasama si VP Len. Yun naman ang the only way. Yun naman ang unity talks nyo eh. Tingin ko maganda, ceasefire muna. Wala naman mapapala. Anong mangyari? Pareho lang siguro bababa. Baka ganun mangyari. Mag-aaway-aaway lang. Diba? Hindi naman. Ano feeling ko sa taas? Nasa stage? Wala. Ano feeling ko doon? Opinion niya. Opinion ko. Wala naman. Umalis lang ako maaga kasi may interview ako sa isang vlogger. Ayoko lang malate. So sa tingin ko kailangan mag-usap-usap. Sila. Yun lang ang only way. Oo. Para lang magkaanuhan sila, kumalma din konti yung mga tao, malay mo magkaintindihan. Sino magbabroker para magsama-sama? Pwede ako magbroker. Oh, I volunteer kung gusto nyo. So yun lang ang naiisip ko. And ako, naguguluhan ako talaga sa kanila. Nakita ko, init-init. Wala naman iinit eh. Di pakita mo ganun mo. Okay, pinapalis na ako kasi chopper na daw. Tatapusin ko lang ha. Kung ayaw nyo ng magulo, andito naman ako eh, di ba? Number 6, tumatakbo tayo. Pag merong manalo, kung ako mananalong vice president, kaya ko ipag... Gusto ko dumla sa tama, di ba? Blessed are the peacemakers. Okay sa akin si Senator Lacson, napakabait kahapon. Senator Manny, sabi ko nga, hindi lang siya magaling sa boxing, pwede rin sa politika, sa puso niya. Kay Senator BBM, matagal niya ako nakausap before. Kay Senator Amy, I have nothing, no bad words. Oo. Sa pakikitungo sa akin. Kay VP Soto, okay. Senator Kiko, very close kami ni Kiko. Very close kami ni Kiko. I'm happy for Kiko. I like Kiko. Pag may nagbabash sa page ko kay Kiko, hinahide ko. Huwag naman. Huwag yan. Kay Mayor Sara, I only met her 3 years ago. Okay naman, mabait siya sa akin. Na-meet ko siya. Kaya wala akong problema sa kanila. Gusto ko lang tulungan ng tao. Baka pwede kung gusto niyo ko singit. Yan lang po yung alam ko. Okay? Sana po malinaw. Sana walang magalit kahit sa kampo ko o sa kampo nila o sa kampo na iba. God bless. Ito po. City of... Tama to, Surigao. Kailangan na namin lumipad dun sa kabila. Nahabol lang, pinapagalitan na ako. God bless, thank you. Huwag magagalit, huwag mainit ang ulo. Ito lang ang kailangan natin. Bawas stress. Focus lang. Sa focus. Pagtulong sa mahihirap,
sila naghihintay yung away-away ng politiko. Wala eh, kawawa yung mahirap. Kaya ako, kalma lang. Hindi ko binabasa, kahit ibasa ko, tiis. Tama is tama. God bless.